galas. Okay, ah. Nag-effort kagaya mong ka, deta man din ko na ako. Ala, ano? Umpay ah, umpay record. Yan, nakarecord. So, ngaroon. At baka. Dami at matinan. Welcome to Baguio. So, pay, ah, welcome to Baguio dito talaga. Baguio na tayo mga kapatid. Pasyal-pasyal muna pag may daing. Yes. So, pay, ah, pine trees. So, ano, pine trees. Ay, ganda pala rin sabihin. Ano to, naging, ay, Marcos yun Highway. Na, oh, yung, oh. Marcos Highway, ano, Nagilian Road. Nagilian Road. Oh, yan na, pine tree. Malapit na tayo sa, ano, unang bayan ng Baguio, mga kapatid. Naulan sa Baguio, grabe. Baguio. Baguio talaga. Pagpunta kami ng Igarot, ano? Igarot ano yung sentro? Oo nga, yung ano. Mines View to. Mines View. Mines View. Pang Mines View. Oh, ganda ng Mines View. Ganda ng Mines View. Oh, ganda. Tuk-tuk niya. Sa may Mines View. Hercules Mines View. Hercules Mining. Oh, yan. Yeah. Yan, unang bahay. Ng bahay. Sana no, Tagaytay na mas maganda. Yan sana. Kaso lang ito ang Tagaytay na walang katao-tao. Tagaytay na walang katao-tao. Walang bahay. Baguio din na wala ka nakita ng bahay. Baguio walang bahay. Oh. Ito ang bago na discover sa ano, lugar ng Baguio na walang kabahay. Sa atin na to. Sa ulo na namin ito mga lupa na ito. Yung nakikita nyo, napapanood nyo sa vlog namin ngayon. Yan ba yung mga lupa na yan hanggang sa ano, sa amin yan, sa amin yan, sir, na tornikin. Nabili na na, nabili na yun yan, sir, yan. Kaya kung sinong bibili ng lupa, mag ano lang, mag-PM lang. Mura lang ang per square meter. Maganda talaga rito. Dito napakaganda. Pag ganitong buwan, maulan. Pag summer, yun. Masarap dito, walang kainit-init. Kasi maraming pine tree. Ito, nagkataon lang to na itong may video namin is umulan. Oo, umulan. Oo, kaya ito, walang tigil ang ulan. Sarap na ano, no? O, diba? Bongga! Wala kang palang makita ang kambing, wala kang makita, wala kang nasasalubong na tao. Kaya dito sa lugar dito na to, ito ang pinakamagandang tirahan. Kasi unang-una, wala kang palang makita ang sasakyan, kundi sasakyan mo lang pag bumiyahe ka. Sa sarili mo lang sasakyan. Katahimik ang lugar na to. Kaya unahan na lang po yung ano kung susunod bumili. Ayun, nakachamba. May nachambahan na ano na sakyan na ka, ano, kasalubong. Yan mga kapatid. Bibihira ka lang po dito makakita ng kasalubong kaya walang traffic, wala kang traffic talaga. Mayaman lang kasalubong mo, Fortuner. Kita mo naman, 'di ba? Ganda ng kalsada. Saan ka pa? O kita mo, pakita mo yung nasa taas ng bundok. Patag 'yan. Pagdating sa tuktok, patag 'yan. Ito lugar na to, may view deck. May view deck na tayo. Sa may view deck na ito.
Oh, oh, ito, nakamotor. Oh, riders. Oh, diba, mga riders. Oh, ayan ang mga riders na nabasa. Kasi maulan. Oh, talagang picture. Oh, diba, picture. Nagpicture pa sila. Oh, say mo. Oh, diba, ganda ng mga pine tree rito, mga kapatid. Talagang ano, no? Talagang, no? Okay, ako sino po, ako sa inyo. Unahan na lang po. Magpareserba lang kayo kung ilang hektarya ang kailangan nyo. Pwede rin ho mag-alaga rito ng mga baka, kalabaw, kambing. Napakaluwag po at sa mga pagkaganda po ng mga damo. Ang damo rito is mataba talaga mga hayop dito kasi unang-una, kita mo naman yung mga damo, walang kalaban, walang ibang kahoy kundi pine tree lang. Diba? Check na matataba yung mga alaga nyo kasi unang-una, marami silang silungan. Saka hindi ka rin mahirapan sa tubig, gawa ng sa may kanal ng kalsada, may mga stock na tubig yung pag ganitong maulan. Ganda ng market natin na. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, sige, PM na lang po kayo. Anytime magpareserba na kayo para please. Unahan lang to. Sa halagang 1,000 per square meter. Pwede lang hektarya, pwede. Rest house mo na to. Rest house mo na, oo. At least dito sa lugar na to, pag gusto mong pumunta, pag halimbawa nakapagpatayo ka na ng bahay o nakabili ka ng lupa rito at nakapagpatayo ka ng bahay, ang importante ang unahin mong gagawin is mag-alaga ng mga hayop. Hayop. Magtanim ng mga gulay para at least pagpunta mo rito, meron ka ng anihin. O di kaya meron kang kakatain na alagang manok, kambing, o kaya ang ano, depende sa'yo kung anong gusto mong alagaan. O mga gulay. At least, puro mga fresco pag nagpahinga ka po at pumunta ka rito sa iyong nabiling lupa. Hindi mo na kailangang patagin to, oh. Parang okay na. Ayos, oh. Yan, oh. Pwede. Pwede sabay sa view ng bahay. Sensura ng lupa. Ganto talaga. O, diba? O, kita mo naman, oh. Parang gumanda siya ngayon. Kay ganda pagmasdan. Mas maganda pa sa Baguio, ire. Naging badanggin dyan na kami rito, ay. Ganda. O, diba? Saan ka pa? Kaya kung ako sa parang ito, gumanda kapatid. Siya na umulan. Oo. Parang naging ano. Napakaganda. Ang sarap sa mata. Ang sarap sa mata tignan habang nasa biyahe ka. Walang ka-stress. Stress. Ito, papatanggal po ito ng ano, ng stress. Lalo sa mga taong mga nag-o-opisina, mga maraming mga workaholic. O dito po kayo papasyal para at least mawala po yung mga pagod nyo, mga lawa. Dali nyo rin yung mga pamilya nyo para at least masaya, enjoy, kasama ang pamilya. O di ba? O, kita mo na ang tiyatan. Hindi mo nakita yung bundok sa kabila. Oo. Dito naman, kita mo naman yung fog, oh. At sarap, parang nagyayelo lang siya. Pagka din sa kalsada, wala kang makita lubak o kaya putik na madaanan. Kasi napakaganda, espalto pa siya. Wala kang makita ang kalsada rito na ano, madumi. Napakalinis. Parang highest point na to. Oh, ito ang pinaka-highest point. Highest point. Yung nakalagay doon, oh, video natin yung highest ayan, point. Ayan, highest point. Lapit natin sa highest point. Ayan, ito ang tagatawag na lugar na highest ayan, point. Ayan, highest point. Oh, diba? Okay. Ayun. Okay, diretso na tayo. Diretso. At dito mapapansin nyo po rito, meron isang bahay doon sa may tuktok. Ayan, oh, pakita mo. Ayun, tuktok. Ayun, isang bahay doon. Ayun. Napakaganda. Meron na ho nakabili rito. Actually, may nakabili na rito. Ilang hektarya na ito nabili niya hanggang sa tuktok ang binili niya. Kaya ang binili niya, hindi niya malagyan ng bakuran kasi unang-una, sobrang laki. Sobrang luwag ng sobrang lawak na kanya nabili. Kaya unahan lang po. Ito, may access ka na ng Abra. Oo. Gusto mo lang. Nabuking ka na sir. Abra pa na ito. Alam ba Baguio? Ay, Baguio pala. Nawala yung vlog natin. Oo. Pero maganda talaga yung daanan na pag ano. Tingnan natin yung ano. Pinakamaganda lugar.
Ito na sa ata, ito na ata pinakamagandang lugar na puntahan kong dito sa lugar din sa Pilipinas. Walang stress talaga, wala, tanggal talaga sa patanggal talaga ng stress. Para ka na rin naman, Shell. Kung gusto mo talaga pumunta ng ibang bansa na medyo makakatipid ka ng ano, na pamasaya, so kaya makatipid ka ng gasolina, dito lang yan. Dito ka lang makakapunta para ka na rin nakapunta ng ibang bansa niyan. O bubong pa lang ng bahay, yan, o yun o. Ah, diba? Isa sa mga napagbentahan. Isa sa customer namin yun. Yan, nakita nyo na yun. Ulo pa lang ho yun ha. Dito, may iba naman tayo rito. Kasi unang-una, wala ka na makita ng pantry rito. Makita mo naman dito yung mga tinatawag natin na ano, yung virgin forest. Andito na tayo sa malalaking puno ng kahoy. Ito naman, kumbaga, lumagpas na tayo sa papuntang Baguio. Ito na, papunta na tayo ng Ilocos Norte. May access. Ito ang bagong access po ng kalsada ngayon na galing ng Baguio na pumunta ng Ilocos Norte. Shortcut. Shortcut po ito. Ito ang bagong gawa pa ito. Bali, ang contractor po na ito is si Mr. Castro. Hindi ko alam kung sinong Castro na ito. Baka si Kabayan, Noli Di Castro. Hindi po natin alam. Mahirap po kung pagitin natin kanyang first name. Siya ay napakasimpleng negosyante po rito. Pero maganda talaga itong ano. Oh, the best. Oh, di ba? Ito, mga puno na to, nara po itong nakikita niyong puno na yan, yung mga malalaki na yan. Kaso lang po, bago kayo pumutol po ng kahoy rito, pupunta po muna po kayo kay chairman para kumuha po ng permit. Pero dapat dilim muna kayo ng lupa para at least pag yan yung nakita niyong lupa, yung puno ng kahoy na yan na nasasakupan ng lupa na nabili mo, pwede mo na rin puputulin yan para ano, gawin mong furniture sa loob ng inyong bahay. Galing ng ano natin ng market natin. Market. So mga kapatid, habang maaga pa, unahan na lang po kayo. Kung sino ang unang maka-avail, sino ang unang makapagpareserba, pag-usapan na lang po natin ang magkano ang presyo. Hindi na ho na kailangan mag-down, pero kung kailangan nyo po G-Gas number namin para makabing ngayon, bibigay po namin sa inyo yung G-Gas number. Yung G-Gas number para at least, hindi naman po down payment ang tawag doon. Unahan lang po. Simpleng down payment lang po kailangan namin. Sabi ganun nyo. Walang down payment, pero kung gusto nyo magulog, at least makauna kayo, pwede naman. Di naman kami mahirap kausapin sa mga ganung bagay na yan. Di naman kami mukhang pera, pero nangangailangan po lang ng pera. Ganun lang po kasimple yun. Di kami nangangailangan ng pera, pero pag nagbigay kayo, sige, okay lang. No problem, di naman kami mahirap kausapin eh. Yung pera nyo, dyan lang yan sa tabi. Hindi naman nagagastos dahil sa sobrang, di naman namin sobrang dami ng pera. Hindi, tinatabi lang namin para sa mga nangangailangan. Kami po ay isang tumutulong lang din po ng mga mahihirap, ng mga nangangailangan, ng mga kagaya namin. Para sa mga masa po. Ano to? Donation? Magkamkam ng lupa tapos idodonate din. Ano? Tama ba yun? Itong lupa na to, napakalawak na lupa na to, gawin na ng angkinin natin para pabigyan natin sa mga nangangailangan. Ganun. At least ito, kumbaga, tatrabuhin natin para sa mga mahihirap. Kasi unang-una, hindi nila kayang gumuha ng lupa ng ganito. So tayo na lang muna ng dumiskarte para at least may bigay sa kanila ng cash. Wow, galing naman. Pero kanino kaya ito talaga, sir? Ano? Wala. Talang ano to yata, inalienable. Hindi pwedeng tira. Yun ang tawag doon. Anong tawag din, sir? Inalienable. Inalienable. Parang hindi pwede yata. Inalien na. Walang title? Wala. Hindi pwede. Pwedeng tira. Ganun ba yung mga taong walang ano? Alien? Walang label. Walang label. Ito, walang talagang... Buti na lang, may abogado po tayong kausap ngayon. Na siya po nagbivideo. At least alam po natin yung mga dapat natin gawin pagdating sa mga ganitong ano... Parang tayo. Di pa tayo nakarating sa ano? Sa boundary. Boundary. Boundary na yun. Baguio to Ilocos Norte. Oh, Baguio Ilocos Norte. baka naman malobat ka na. Hindi naman. Okay. Hindi pa. Haba ng ano natin, sir, ang vlog natin na. So, dyan na tayo mag-i-start ngayon.
dito sa vlog na to, paki-follow lang po, like, follow para at least po kayo palagi ang unang makakapag makakapanood sa mga ano namin, sa mga video namin. Oo, tama. Para at least po updated po kayo palagi sa amin. Kasi kami po ang masisipag po na vlogger. Kami ang mga grupo ng The Warriors Vlogger. Oh, merong tent to. Yung mga silong, yan po, high tech po din sa lugar na to. Kasi unang-una, yung tulugan po ng mga kambing, nakatent po yan. Nakatent yan. Sarado po lahat ngayon pag umaraw, saka lang sila lalabas. Pero dun sa lugar na yun, sa tent na yun, may pagkain po sila dun, kaya wala akong kahirap yun ang kambing dito. Pati yung bimbo, magandang ano, alagaan, magandang ano, tirahan nila. Hindi pa Ilocos North. Hindi pa. Hindi pa. Hindi ano pa to eh. Malapit na po tayo sana sa boundary ng Baguio at Ilocos North eh. Baguio at Ilocos North. Ito po, bagong ano lang po. Kami lang po gumawa na ito. Anong kalsada na to. Kami lang po gumawa ng ano ng pangalan na ito. Baka po hanapin nyo yan. Wala po. Hindi ho nyo ma-access yan. Hindi ho nyo makikita yan sa YouTube o kaya ano sa Waze o kaya sa Google, sa Google Map. Kami lang po nagsasabi niyan, pero hindi naman po kami sinungaling. Parang wala pa, no? Wala pa yung boundary. Masyado na nang... Eh, dito po, kita niyo naman po sa gilid ng bundok, naka-safe. Safe na safe po kayo, unang-una po. Kung nakikita niyo kulay, blue ba yung say, green, di ba? Naka-net po yan. Hindi po basta-basta magkakaroon ng landslide dito. Kasi may safety. Naka-safe po siya. Yung net na yan, hindi ko basta-basta malalaglag yung mga buto kaya buhangin. Kaya eto, nakikita nyo yung mga kahoy o nakabalagpag. Ang ganda tignan ng lupa, grabe. Yung mga ginagawang paso, kalan, yung mga antique, yung mga unique ng mga kalan, dyan po nanggagaling yung mga lupa, yun ginagawa nilang ano. Paso ba yun sir, ano? Saka yung kalan na, ano, mga sinangunang kalan gamit sa kahoy. Ganyan po ang kulay niyan. Gagaya ng gawa si Isabela, yan. Kumbaga, inaano ko na rin yung ito. Kino-commercial ko rin yung product namin sa Isabela. By the way po lang, at kay Isabela po ako, yung isang kasama ko si Atty. Na kay Ilocos Norte. Napa-shortcut tayo ng daan kasi malayo pag daan ka ng Ilocos Sur. Ilocos Sur, Ilocos Norte. Dito yung magagastos mo sa gas, yung time mo bukod sa ano, nakapasyal ka pa. Di ba? Nakapasyal ka na, nakasave ka ng gas, nakasave ka pa ng oras mo. Dito kasi una-una din sa kalsada na to eh hindi ka ma-stress sa ano, sa traffic o kaya sa sa habaan ng ano ng kalang babay-bay mo. Shortcut na nakatipid ka pa. So yun lang po. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Oo. Po sinulit ng gas. Hindi, abutin na lang natin ng ano, paabutin natin ng 20 minutes. Okay. Kasi 18 pa lang. Sige, babalik na kami uli. Baka napoto lang po yung vlog namin kanina. Kunwari lang na apat sa batala nagpapala pero bumalik po kami uli. Ito anak, malapit na po tayo sa ano, sa boundary po ng yun na. Oo, nga, malapit ng, na to eh. Boundary ng sabi na namin po ang totoo, Abra at Ilocos Norte. Malapit na. Oo, malapit na po. Ito, pababa na po tayo. Then mga ilang minuto, segundo na lang po siguro no. Para at least mabaybay na natin yung boundary. Maabot na natin yung boundary. So konting kembot na lang po. Oo nga, parang ang bilis o. Para at least makita na natin yung boundary. Oh, ito na yung ano. Napakaluwag. Oo nga, palot. Kaya kung sakasakali po talaga na galing kayo ng Manila. Oo nga, pwede dito, narupakan. Pupunta kayo ng Ilocos Norte. Dito na. Kung taga Marcos. Marcos, Nueva Era, Banna, Marcos, Solsona, dito na. Dito na po kayo dumaan.
papasok po kayo ng Abra sa may Narvacan. Narvacan. Kumaanan po kayo ron. Tapos dire-diretso lang po kayo, dire-diretso. Abra Road lang po, dire-diretso, walang po kayo bandada na, may mga signage po 'yan. Pagka-akyat niyo po ng bundok, dito na po labas niyo, dire-diretso na po. Mga isa't kalating oras po na makakarating na po kayo ng Nueva Era. Oh, Nueva Era, depende po kung saan kayo pupunta. Let's say kung pupunta po kayo ng Pindig, mga extend kayo ng another 30 minutes bago kayo makarating ng Pindig. Kaysa yung babiyahe ka dun sa Narvacan. Narvacan. Layo. Dun sa boundary. Malayo. Atong malayo. Dito, safe, maganda safe. Pang ano. Magandang view. Pinaka the best. Recorded ba talaga to? Or... baka mamaya ang tagal na tapos i-off ko tapos papanoorin pala hindi pala recorded hindi siya naka-record naka-record yan walang problema kaya ito po bali pasensya na po kuya kaya po kami ganito ang sinasabi namin kasi first time po namin mag-vlog to sana supportahan niyo po kami at kung sakasakali po na okay po yung vlog namin makakaasa po kayo na itong kikitain ng vlog nito isa ibibigay po namin sa mga nangangailangan. Kami nang una kasi kami nangangailangan. May matinding pangangailangan. Kaya, kaya itong ginagawa namin sa ano lang po, makasakali. Oh, ito kagaya po na ito. Bibihira po kami ng aking makasalubong. Dalawa lang po ata. Pangalawa pa lang po yun ang nasalubong namin. Mga kapatid. Mga ka-vlog. Promote na natin Nueva Era. Oh, ito na. Oh, mag-hi tayo kay Mayor Garbida. Ayun. Ayun. Kay Mayor. Hi Mayor Garbida. Congratulations pala kayo pala upang panalo sa nanalo sa. Wala siyang kalaban. Wala silang kaya kalaban. Number one ka Mayor. Naghihisa ka. Congrats. Mayor to councilor, walang kalaban. Oh, wow, galing naman po. 'Yan ang magandang ano, 'yan ang magandang election, sir, kasi unang-una walang stress. Hindi na yung stress yung mga tumatakbo at wala tayong sinasabi ng buying ano vote buying kasi unang-una wala silang kalaban kaya zero po zero wala pong ano wala pong nangyayari vote buying dito sa ano sa Ilocos Norte ay sa ano lang nga sa Nueva Era lang yun ay hindi natin alam syempre hindi natin nakikin sa mga ibang bayan pero ano so no comment maganda diba, talaga sa mga ganyang bagay na yan tayong mga vlogger hindi tayo pwede mag-comment pagdating sa mga ganyang ano kasi sensitive po yan. Oh, sensitive po yung mga ganung bagay pero pag sinabing walang kalaban so ibig sabihin po nung hindi sila naglabas ng pera kasi panalo na sila eh. Di ba sir tama ba yun sir? Magandang serbisyo serbisyo. Kaya wala nang lumalapan. Kasi unang-una kung tiwala na yung tao. May tiwala na kay Mayor. Good luck Mayor. Sana hanggang magsawa ka sa pag-aupo mo sa mayor yung kinikita mo ibigay mo sa mga nangangailangan. Pero kung naririnig mo mayor, bigyan mo na kami, kami na sasampulan mo para tikman na natin yung ano unang pamigay mo. Maganda tong ano. Pwede na pa tayo sa maging ano, maging radio ano. Okay. Hindi ano na to. Siyempre promotion to. Pwede kayo nag-accept tayo ng ano. Nag-accept tayo ng mga advertisement. Para habang pinapanood. Kami nang bahala sa ano si Baby yung ano. Anong advertise yun? Ayun, yun na. Parang kita na yung boundary na ba? Marami na tayo sa boundary. Ito na. Mukhang aakit na po tayo sa magandang bundok na to. Bumalik na naman po yung puno. Bali kanina, temporary lang po na may ano, yung mga forest, virgin forest, malalaki yung kaho. Ito, panibago na naman po to. Panibago na naman tong ano, ang makikita nyo. Ano na naman ulit, pine tree? Pine tree ba tawag dyan, sir? Itong pine tree na to. Ito yung ano, yung tawag dito, Sea of Clouds. Oo. Yan, nakikita nyo. Hindi lang tayo makalabas kasi maulan. Oo. So hanggang dito na lang po sa tayo sa loob ng sakyan para tis, iwas na rin po sa sakit. Kaya pag tayo nakaramdam ng ubot sipon, bumili na po kayo ng naiwasip kagad para tisagay kayo. Patuloy yung pag sakit po. Ano parang ito?
Hindi, ito lang yung challenge dito. Ito lang yung daanan na challenging. Ito. Medyo inaayos pa. Ito lang yung pinaka-challenging dito sa part na to. Ito yung ano, malapit sa boundary. Medyo mahirap ang, pero hindi naman ganong kahirap. Kasi pwede namang, pwedeng passable pa naman. Pwedeng daanan. Passable siya. Mm. So, kung halimbawa may... Ayun, oh, yan lang. Pero kunting ingat lang po sa pagdadrive, unang-una, maulan. Oo nga, ingat lang. Oh, yan. Huwag lang po tayo kasi... magmamadali, lalo na pag tayo yung pang-uwi naman na, wala tayong abuli na oras. Enjoy na lang po sa pagmamaneho. So, ayan. Unang-una, mas safe tayo. Mm. Pangalawa, nakapasyal ka pa. Parang ito lang yung ano, no? Parang ito lang yung pinaka... ano, yung feeling nating delikado pero hindi, inaayos. Hindi naman, inaayos naman inaayos. Po. Bali yung contractor po nagtatago po ngayon, mga construction worker kasi po maulan. Yan, yan. O, Sabado, maaaring... Uwian. Uwian. Baka... Nagsiuwian. Siuwian. Kasi nga po... Yan o yung Sea of Clouds dito. Oo, kasi wala po tayong... Hindi naman po sila makakapasok, makakapagtrabaho pag gaganito. Useless din po pag nagtatrabaho sila. Kung halimbawa nagbobo sila ng semento, wala din po. Hindi rin nila magagawa kasi unang-una kasi sira din yung ano yung nakagandang buhos o kaya yung kanila pagsesemento kasi umaapaw yung ano yung semento kumba umibabaw tapos yung bato ayan o solidarity alami. Park ano to okay. Ano sige to sir, hindi pakita pa mo yan ano to solidarity park o diba okay ganda pa ayun sir ayun na Nueva Era ayan. Ayan Nueva Era ayan, na Nueva Era okay. Tapos so alam na natin, boundary na pala to. Oh, to na, tara pakita mo 'yun, boundary. Oh, 'yun, boundary. Oh, ayan. Oh. Okay. Ngayon na, pinakita mo. Oh. Okay, let's ngayon go. Na, let's go. Okay, andito na po tayo ngayon sa Ilocos Norte. Ayun. Pumasok na po tayo sa lugar ng inaang ano, ng Ilocos Norte. Unang bayan. Ito na ang tinatawag natin na ano, Nueva Era na sir 'to, no? Nueva Era na 'to. Nueva Era na 'to. Nueva Era po, Ilocos Norte po ito. Ito po yung sinasabi natin. Pero anong ilang oras pa ito? Ay ilang minutos ba? Ilang minuto na? Minuto na lang ito sir minutes. Kasi unang-una nasa bago. Ay oo nga no, yan na oh. Yan na pala yung view dito. Oo, o yan, sandali. Tayo ano, dito lang. Kita mo na yung Ilocos Norte pero maraming ano oh. Sea of clouds oh. Pwede tayong ano. Eh, sama eh. Yan, yan. Yan, yan para tayo, Sea of Clouds. Pababa na tayo ng Ilocos Norte. Yan, parang nasa yan. Bagyo lang po tayo. Patay natin. Yan, lang. Yan, no? O, diba? Ang ganda po paano tignan. O, diba? Ang ganda talaga, o. Pwede mo lang kita. Oo. Okay. Parang okay, okay, sir. Sige, okay, sir. Diretso lang. Diretso tayo, sir. Pababa okay. Na to. Pababa na po to. Minutes lang talaga, o. Ito lang yung kailangan mong mag-ingat pag pataas. Ito kasi pababa na tayo kaya parang mas ano safe. Ay ano, oh, mas ano to. Mas delikado lang pag pataas ka pero ingat lang. Pero maayos pa rin yung daan. Ang aros po natin ngayon ay 9:55 ng umaga. 9:55. Oh, so malapit-lapit na tayo. Mga ilang minuto na lang po at doon na nakakarating na tayo sa bayan ng mismo. Sa sentro ng Nueva Era. Ayun. Panalo tayo sa ano to, vlog natin kasi wala tayong ano, kalaban. Wala tayong kalaban. Mag-isa ka lang ano eh, walang ano, nakasalubong, walang ano. Safe na safe po dito, magdadrive unang-una, wala talaga kahit kalabaw, kambing wala makakasalubong. Sakyan, bibira lang. Dalawa pala yung nasasalubong namin, Isang Mitsubishi. Montero at saka N-Max na motor sa lumoto. Kaya wala po mag-alala, wala kayong problemahin sa... Alam na naman. Oo. Pine trees. Ang iwasan lang po natin dito, bumiyahe sa gabi. Kasi wala kayong makikita ang bahay. Tapos kailangan po bago kayong bumiyahe, check po ninyo yung gates ng gasolina nyo. Ay, oo. Baka empty. O ay, there ano, yung mga tools nyo, kailangan mag-check po kayo. Kasi kailangan kompleto kasi pag nagkaroon ng aberya, mayroon kayong gagamitin. Yan ang pangalawa. Ang number one po yung gasolina. Kailangan naka-full tank po kayo. Okay. Paalala lang po yun para sa mga... Dapat naka-condition ng sasakyan para kasi wala kang mail. Number one, condition.
Tapos check lahat. Para at least iwas tayo sa ano, problema pagdating sa Aberia. Pag-Aberia na sa kanya. Ito na yung pang ano nating pasya. Pangatlo no, ay tatlong daan. Ay, bali po sukin-sukin po kayo sa lugar na to. Puntang Abra. Pamuntang Abra. Ng, ano, may galing ng Abra. Pag-Abra. Punta ng Manila. Kaya po na ito, galing po kami ng Manila. Dito po kami nag-shortcut. Kasi iyan naman sila. Ayan, sample nyan. Oh, yan. Ayan, no, sample. Oh, ginigit na yung tae. Ginigit na para hindi masagasaan. Para hindi masagasaan. Ah, very, good. Very good sila. Very good. Kung hindi sa tabi, dun sa gitna, para hindi masagasaan. Yan ang citizen na sabi natin na hayop lang sila. Hayop sila, pero may utak din naman. Kung baka nilulugar din naman yung pagdudumi. Pasensya na po, wala hayop. Ka silang naasal tao. Mm-hmm. Pero mga the best talaga na lugar. Habang nagbablog po kami, malapit na po tayo sa Ilocos Norte, tayo sa ano? Sa Nueva Era proper, yung sa sentro. Yeah. Sa sentro po ng Nueva Era. Pwede nyong pasyalan yung Eco Park. Pagbaba nyo, madadaanan nyo Eco Park. At isabay nyo ng pasyalan yun. Ang to pinaka the best una pagka pumunta kayo ng pagod food. Pagpunta kayo ng pagod food, o kapot pasyal ko, igaling kayo ng Maynila. Dito na kayo dumaan. Sa Abra.
Unang bayan ng Nueva Era, pasyalan na po yan. Mm. Baka yung makarating ng ano, ng pagodbod, sulit na po yung ano nyo. Yung pasyal nyo kasi unang-una, pagdating nyo po ng ano, ng Nueva Era, may pasyalan dun yung Eco Park. Mm. Pangalawa sa Marcos. Pangatlo sa may sarat sa bahay ni